Sa pagsisimula ng ating paglalakbay sa kalikasan, masilayan natin ang ganda ng luntiang kapaligiran at ang sariwang simoy ng hangin. Ang ating mundo, isang malawak at buhay na tahanan, ay puno ng biyayang likha ng kalikasan. Mula sa malalawak na kagubatan hanggang sa malilinaw na ilog at karagatan, tunay na ang kalikasan ay isang obra maestra na dapat nating pahalagahan at ingatan. Ngunit sa gitna ng kagandaang ito ay may nakakubling mga suliranin na dala ng ating mga kilos at gawi. Isa pang mapanirang gawi ang pagkakalat. Mga plastik, papel at iba pang basura na hindi wastong itinapon ay bumabara sa daluyan ng tubig, nagpapalala sa baha at sumisira sa natural na ganda ng ating kapaligiran. Ang mga sasakyan ay patuloy na nagbubuga ng usok na nagpapalala sa polusyon ng hangin. Ang pagyosi ay hindi lamang nakakasama sa kalusugan ng mga tao, kundi pati na rin sa kalikasan. Sa kabila ng mga hamong ito, marami sa atin ang umaasa lamang sa pagsisikap ng mga basurero na araw-araw na humaharap sa panganib at hirap upang linisin ang gusot na ating iniwan. Sila ang tahimik nating mga bayani sa laban kontra basura, ngunit hindi sapat na iasa lamang sa kanila ang responsibilidad ng pangangalaga sa kalikasan. Ang tanong ay, ano nga bang magagawa mo upang maisalba ang naghihingalong mundo na ito? Una, maaari nating simulan sa simpleng hakbang sa ating mga tahanan. Paghihiwalay ng mga basura, nabubulok at di nabubulok. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit may malaking epekto sa ating kapaligiran. Pangalawa, pagtitipid sa enerhiya. Kapag hindi ginagamit, patayin ang mga ilaw at iba pang elektronikong kagamitan. Sa pamamagitan nito, hindi lamang tayo nakakatipid ng enerhiya, kundi nakakabawas din tayo ng ating carbon footprint. Mag-recycle tayo, mga kaibigan. Huwag nating hayaang maging tambak lamang ng basura ang mga pwede pang pakinabangan. Ang mga bote, pwedeng maging bagong sisidlan. Sa pagiging malikhain, magagawa nating kapaki-pakinabang ang mga itinuturing na wala ng silbi. Pagtatanim ng mga halaman. Maaari natin lagyan ng halaman ang ating bakuran o kahit sa mga paso lamang. Ang pagtatanim ng mga gulay at prutas ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng sariwang pagkain, kundi nagpapalinis din ito ng hangin. At huli, maaari tayong sumama sa mga samahan na naglilinis sa ating kapaligiran. Ang ating sama-samang pagkilos ay maglilikha ng mas malaking pagbabago sa ating komunidad. Bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may kapangyarihan na baguhin ang inaharap ng ating planeta. Tayo ang susi sa isang mas berde at malinis na kinabukasan. Simulan natin ngayon, para sa atin at para sa mga susunod na henerasyon. Ako ang simula ng pagbabago. Ikaw, kailan mo sisimula ng pagbabago?